Magandang umaga mga mag-aaral. Ito ang ating lesson for today. Gamit ng wika sa lipunan. Ano nga ba ang gamit ng wika sa lipunan? Una ay interactional. Ano nga ba ang interactional? Interactional ang tungkulan ng wikang ginagamit ng tao sa pagtatag, pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa-tao. Halimbawa, sa pasayatang paraan, pinakamahusay na halimbawa nito ang formularyong panlipunan. Magandang umaga, maligayang kaarawan, hi, hello, at iba pa. Pangangamusta at pagpapalitan ng biro. Sa pasulat na paraan, pinakamahusay na halimbawa nito ay ang liham pang kaibigan, ang pakikipag-chat sa mga kaibigan na sa malalayong lugar, o sa isang bagong kakilala at mahihinay rin sa ilalim ng tungkuling ito. Pangalawa, instrumental. Ang instrumental ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagtugon sa mga pangangailangan na nagagamit ang kuling ito sa pakikipag-usap o pag-uutos. Halimbawa nito, ang paggamit ng liham pangangalakal, business letters, ay isang magandang halimbawa upang matugunan ng iba't ibang pangangailangan. Kung kailangan man ng trabaho, kailangan mo gumawa ng application letter bukod sa iba pang requirements. Sunod, regulatory. Regulatory ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagkontrol o paggabay sa kilos o asa ng ibang tao. Sa madaling sabi, ito ang pagkasabi kung ano dapat o hindi dapat gawin. Halimbawa, magbibigay ng direksyon, paalala o babala ang panutos sa pasusulit at mga napaskin na dos and don'ts kung saan saan ay nasa ilalim ng tungkuling ito. Sunod, personal. Ang tungkulin na wikang ginagamit sa pagpapayag ng sariling damdamin o opinion sa mga natalakay ang formal o informal ay gamit na gamit ang tungkuling ito. Halimbawa ng personal, ang pagsulat ng liham patnugon at ang mga kolom o komentaryo. Imahinatibo. Ang tungkulin ng wika na ginagamit sa pagpapayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan, makilala ito sa pamamagitan ng paggamit ng idioma, tayutay, sagisag, at simbolismo. Halimbawa, aktang pampanikitikan tulad ng tula, nobela, at pelik, at maikling katha. Sunod, heuristic o informative. Heuristic, ito ay tungkulin ng wika na ginagamit sa paghahanap ng paghingi ng impormasyon. Kapaligtaran nito ang tungkuling informative na ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon sa makatuwid. Ang pagtatanong ay heuristic ang pagsasagot ay informative. Maliban kung ang tanong ay sinagot sa pamamagitan ng tanong na kinagawian na yata ng marami. Halimbawa nito, ang pagsasurvey ay heuristic at ang pagsagot sa survey sheet ay informative. Ang pakikinayam sa pananaliksik ay isang halimbawa rin ng heuristic. Ang pag-uulat, pagtuturo, at pagpapasa ng papel o pamanahong papel. Ang panahong papel naman ay mga halimbawa ng tungkuling informative. Puno ng ideya ang patlang sa iba para sa akin, ang wika ay blank dahil blank. Mapunta naman tayo sa ating panuto 14. O tinatawag nating gawain 14. Tukuyin kung anong gamit ng wika ang tinuturo sa bawat bilang, isulat sa patlang ang iyong sagot. Minuto kayo na dapat sagutan na nagmula sa ating leksyon sa araw na ito. Panuto, tukuyin kung anong gamit ng wika ang tinuturo sa bawat bilang, isulat sa patlang ang iyong sagot. O isulat sa iyong kwaderno ang inyong sagot. Una, nagagamit sa pagsulat ng tula, maikling kwento, nobela at iba pang aktang pampanitikan. Pangalawa, sa pamamagitan ng wika, malaya akong naipapahayag ang aking sariling opinyon o sa mga kaganapan sa lipunan. Pangatlo, nasasabi ko ang aking mga katanungan at dahil dito ay nakakalap ako ng impormasyon. Pang-apat, naipaparating ko ang aking pagbati, pangungumusta at pagpapaalam sa iba. Panglima,
Gamit ang wika ay nakakatulong ako sa iba upang makapagbigay ng gabay tulad na lamang na pagbibigay ng direksyon. Yan lamang at maraming salamat.